Dadan. Dok Pini, maraming salamat po ah. Attorney. Sige na, sige na. Sige, sige na, sige na. Dok Philip, ano yung tira? Kami nang bahala dito. Salamat. Sige na. Buti na lang nagka-medical mission. Kasi kung hindi malamang hindi pa nagpatingin yan si Mang Ruben, ano? Naisip mo pa talaga yan. Malubha pala si Ruben. Bakit kasi doon pa kay Dok Philip dinala eh. Kung sa akin yan dinala at nagagapan ko, baka napagaling ko yan si Ruben. Siya po si Ruben Pascual, boss. Malaki po ang lupa niyan. Matagal ko na hong nililigawan magbenta yan, pero ayaw ho eh. Pero ngayon, namamroblema sila. Pag nagkataon, boss, yan ang unang lupain na malaki makukuha natin dito sa Baryo Maulap. O sabi ka na yan, anak? No. Hindi pa muna. Oh? Bakit, boss? Magdala ka ng Gadwell Soon card at saka ng flowers. Yung mura lang. Sa mga ganitong pagkakataon, ang kailangan natin ay magtulungan kung pagsasama-samahin natin lahat yung mga barya-barya ng lahat ng mga taga dito sa Baryo Maulap. Kahit konting kusin lang, magbigay ang bawat isa. O hindi ba malaking tulong na yun kay Ruben? Salamat. Sa inyo po, Tom. Salamat. Salamat po, Tony. Sabi ng doktor, kailangan na operahan si tatay. Wala ko man ka pera-pera. Uy, si Angel, oh. Teka, bakit parang umiiyak siya? Tara, puntahan natin. Sige. Angel, ba't ka umiiyak? May umaway ba sa'yo? Bakit ka umiiyak? Inuro ko kasi may sakit siya. Wala kaming pera pabili ng gamot. May sakit si Mang Ruben? Oo, Tom-Tom. Nasa ospital na siya ngayon eh. Wala akong pera para maoperahan siya. Baka mamatay siya. Kawawa naman palang lolo mo, Angel. Walang pera pang paggamot. Ay. Sige, kailangan mo umuwi. Angel, atid ka na namin. Hindi na ako kailangan mauna na. Sigurado ka? Oo, pero... Hindi na nga daw, pare Koy. Sige. Kawawa naman si Angel, no? Dapat sa atin, eh magkaisa, mga magkakabaryo, di ba? Maganda na isip niyo, mga apol. Malaking tulong yan. Anong nangyayari dito? Attorney. Attorney, may naisip kasing magandang paraan si mga apol para makatulong tayo kay Mang Ruben. Ito, bariya-bariya lang, pero malaking tulong na yan sa pagpapospital ni Mang Ruben. Okay, sino ba naman ang magtutulungan kundi tayong mga magkababaryo, di ba? Nga po, kahit... Attorney Tre? Kahit konting bariya lang po, Attorney. Ginoo. Oo nga. O, ito. O, ito sa akin, o. Salamat, Dok. Thank you. Salamat, Dok. O, yan, ha. Yung kaunting barya niyan, ang talagang pinakikita niyan ay yung pagmamahal natin sa ating mga kababaryo. Attorney. Pwede kayong mag-ambag. Oo naman. Tama talaga to si Mang Apple, eh. Sino-sino pa nga ba naman ang magtutulungan kundi tayo-tayo magkakababaryo, di ho ba? Salamat, Attorney. Anytime. Nasaan kayo na kailangan namin ng tulong? Nasaan kayo na kailangan namin ng pagmamahal? Nasaan kayo habang unti-unting pinapatay ng sakit ang nanay ko?
Hello, boss. Dexter, change of plans. Ano pong gagawin ko, boss? Kausapin mo yung anak. Doblehin mo ang presyo ng lupa nila. Doble ho? Kailangan ko makuha ang lupang yan. Kailangan kong makuha ang barrio mo lang. Kailangan kong makuha ang barrio ito. Sige po, boss. Sige. Dahil po sa kalagayan ng tatay ninyo, nabalitaan po namin nakapos po kayo sa panggamot kay Tatay Ruben, may offer po si Atty. Tere para bilhin ang inyong lupain. Doble ang presyo. Doble ho? Opo. Ang 50 pesos per square meter, gagawin namin 100. So, bali yung 4 na hektare nyo, imbis na 2 milyon ang kikitain ninyo, magiging 4 na milyon. Ate, Diyos ko, talaga po, kailangan namin yan, attorney. Yung pong iniisip ni Atty. Tere, kaya nga po siya nag-alok ng ganito. May sapat na pera na po kayo para sa operasyon. May pa-maintenance din na po kayo ng gamot niya. Meron din po kayong pera pang gasto sa inyong mga pamilya. Kung gusto niyo po pang magnegosyo, ay po pwede po. Pero, attorney, may problema po eh. Kami pong magkapatid, hindi po kami pwedeng magpasya tungkol sa lupa. Si tatay lang po. Kaya lang po, hindi po natin alam po kailan po siya magigising. Incapacitated po siya para magdesisyon. Pero legally po, kayo lang po ang po pwedeng magpasya. Kaya kailangan niyo magdesisyon para sa kanya. Sige po, attorney. Magandang araw. Magandang araw, attorney. Magandang araw po, Doc. Magandang araw din po. Pinakamusta ko lang yung tatay niyo. Ito po, Doc. Hindi pa rin gumigising si tatay. Gusto ko na malaman yun, ha. Tulong-tulong yung mga magkababaryo na makalikom ng pera para sa operasyon ng tatay niyo. Talaga ho? Narinig ko yung inundok ni attorney. Malaking pera yun. Pero sabi ng banda, buong buhay ng tatay nyo, nakakapit na doon sa lupa na yun. Doon rin siya tumanda, nagkapamilya, nagkaisip. Makakabuti kung siya magdidesisyon kung anong gagawin doon sa lupang yun. Pero sa ngayon, gusto ko na sabihin sa inyo na hindi kayo nag-iisa dito sa laban na to. Magkakasama tayo. Buong barangay maulap. Salamat po, Doc Philip. Maraming salamat po, Doc Philip. Sige po. Attorney, pasensya na po, pero hindi na namin ibebenta yung lupa. Reggie! Oh, bakit? Greggy, nangangalap kami ng tulong para sa pagpapagamot ni Ruben. Ano nangyari kay Mang Ruben? Empaisima po eh. Malubha nga po, nasugod sa ospital. Ano ba? Greggy, alam mo naman, naghihirap ang baryo natin ngayon. Kailangan gisingin ng espiritu ng pagtutulungan. Ikausman po tayong lahat, pero sa panahon ng kagipitan, may maasahan pa rin po tayo ang isa't isa. Sige na po, Mang Greggy. Si Atty. Tere po nagbigay na. Nga po. Nagbigay dyan si Teresa? Oo, oh, Mag Reggie. Ang laki nga nang ibinigay ni Atty. Tere eh. Sige na ho. Oh. Sana makatulong. Salamat po. Salamat po, Mag Reggie. Gising na ho pala kayo, Mang Ruben. Kamusta naman ho ang inyong pakiramdam? Mahirap pa din na huminga. Sabi na po namin kay Tatay Attorney. Ah, ganun po ba? Naku, eh, mabuti naman ho eh. Nakita nyo naman ho kung gano'ng kagalante ang offer namin. Dahil ang iniisip ho ni Attorney Tere ay ang kapakanan ninyo. Kaya ang offer niya po na 2 milyon ay magiging 4 na milyon na ngayon. Tingnan nyo po dito. Sabi ni Rose, tumutulong naman daw pala yung mga kababaryo ko. Hanggat kaya, hindi ko ibebenta yung lupa ko. Inanak ko yun sa mga ninuno ko. Gusto ko ipamana din sa aking mga apo. Kawawa nga po si Angel kanina,
Tatay Greggy. Iyak po nang iyak dahil wala pa rin po silang pagpagamot sa lolo niya. Eh, pumunta nga dito si Apple kanina. Nangangalap ng pondo para kay Mang Ruben. Talaga po? Tumutulong din po sila kay Mang Ruben? Kaya sabihin mo sa kaklase mo, huwag na siyang umiyak. Tumutulong ng buong baryo. Oo, nakakataas naman ang mga taga rito. Nagmamahalan, nagbibigayan. Parang isang malaking pamilya. Bakit? Parang ganun din po kayo, di ba? Tumutulong po kayo sa mga tao. Kasi gusto nyo, silang lahat, inaalagaan ng isa't isa. Para pag may problema sila, hindi nila maramdaman na nag-iisa lang sila. Noon siguro. Pero ngayon, hindi na. Wala ka bang natatandaan sa mga kwento ko? Pero bumabalik naman na po kayo sa dati, ah. Ang bait nyo na nga po ngayon, eh. Hindi na po kailangan ipaalala sa inyo na mabait kayo. Ikaw, binubola mo naman ako. Pero... Sige nga po. Sabihin nyo, nagbigay din po ba kayo ng tulong sa lolo ni Angel? Oo. Oh, isang daan. Oh, tingnan nyo na po. Eh, nung unang araw nga po na nakita ko kayo. Kahit anong pong pakiusap ni Mang Pedro, ayaw niyo po siyang tulungan eh. Pinalayas niyo pa nga po siya. Nakita mo nung nag-away kami ni Pedro? Opo. Ang sungit-sungit mo nga po dun eh. Eh, chismoso ka ha? Pero totoo naman po sinasabi ko ngayon, Tatay Greggy ah. Bait niyo na po. Uboy, nagbigay na ako ng tulong kay Mang Ruben. Dahil nagbigay din daw si Teresa. Talaga po? Bait siya si Teresa? Oo. Eh di, hindi nyo na po kailangan ilim sa kanya na mabait kayo. Hindi talaga ako muna naalo sa'yo, ano? Eh, Tatay Greggy, pwede rin po bang tumulong kay Mang Ruben? Ang itutulong mo, pero yung kailangan ng tao, hindi asim ng kinikili mo. Pero, pwede naman po ako gumawa ng pera, di ba? Tutulungan niyo po ako. Hmm. Ano naman kayang binabalak mo, Buboy? Habang buhay... Ano? Sorry ho, boss. Makukuha na sana talaga eh. Kaso nakialam talaga si Doc Philip. Ngayon, pati yung matanda kung minsinong huwag magbenta. Saglit lang to, ha? Hindi masakit to. Nagkisin mo lang. Philip, pwede ba tayo mag-usap? Tatapusin ko lang to. Oh. Linisin mo itong balat ng saging, tatalupan ko yung kamuting kahoy. Kaya para mabilis tayo, sige na. Oh. Sige po. Ito, wow! Ang dami naman yan! Ha? Sigurado marami kayong magagawang suman. Okay. Sige pa. Kain mo yan. Akin to. Ano yan? Bakit mo kinumbinsi si Mang Ruben na huwag magbenta na dito? Alam mong desperado yung sitwasyon nila ngayon at kailangan nila ng pera. Alam ko desperado sila at kailangan nila ng pera. Pero hindi ako sigurado kung talagang gusto nila ibenta yung lupa nila. Baka pagsisihan nila. Pagsisihan? Bakit pagsisisihan? Binibigyan ko nga ng pagkakataon si Mang Ruben na maipagamot ang sarili niya. Hindi ka pa nag-iisip? Na tayo magmulaan. Ano ibig mo sabihin? Sinasamantala mo yung desperasyon nila. Alam mo, desperado na yung tao. Kukunan mo pa ng lupa. Excuse me, huwag ka nga nang bibintang. Alam mo, sinasabi ko lang naman sa'yo yung nakikita ko eh. Kung talagang gusto mong tumulong, edi tumulong ka. Hindi yung kukunin mo pa yung lupa nila. Tumulong na ako, di ba? Nagbigay ako ng pera kay Mang Apple, di ba? Pero alam nating pareho na hindi sapat yung perang yun para maipagamot si Mang Ruben. Maawa ka nga. Pamalay natin. Hindi pa naman natin nabibila kung magkano yung donasyon. Baka kakasya na yun. Huwag na tayo maglokohan dito, Philip. Tingin mo talaga, sasapat yung laman na alkansang yun para sa operasyon ni Mang Ruben. Philip, mag-isip-isip ka nga. Ano nga iningiti-ngiti mo dyan? Wala, may naisip lang ako. Ano ba iniisip ko? Nandito ko sa harap ko, Teresa. Mayaman, may impluensya, malayo narating sa buhay. Pero saan ba nag-umpisan lahat ng yan? Diba sa malit na alkansya? Alkansya? Makapag-ipon ka. Tulungan kita. Kahit barya lang, ay kita mo pag napuno natin yan, mas malaking pera may ipon natin. Sorry, binuksan ko na ang alkansya. 2,536 ang lahat ng nakuha ko.
Pag nagkapera ko, babayaran ko. Dodoblihin ko. Pero sa ngayon, uutangin ko muna. Yan. Sige, tigayin mo pa. Opo. O, hindi. Balik mo na dyan. Bago kumuha ka ng bago. Okay po. Nandito ka na po pala, Ate Teresa. Ano ginagawa niyo? Suman po. Alam niyo po ba? Itong suman ni Tatay Greggy, ang pinakamasarap na suman na natikman ko sa buong buhay ko. Parang ang dami naman yung ginagawa niyong suman. Para saan yan? Ito kasi si Buboy. Gusto magbenta ng suman. Talaga, Buboy? Opo. Ayos yan. Bata ka pa lang. Marunong ka na magnegosyo. Oo nga, Ate Teresa. Itong ginagawa nila, Buboy, makakatulong to kay Mang Ruben. Oo nga po eh. Tsaka gusto ko rin po kasi makatulong sa lolo ni Angel. Si Mang Ruben po. Tapos, yung kikitain ko po, bibigay ko po sa kanya. Para kay Mang Ruben. Opo. Pahinga na ako. Tatawagan ka na lang ni Buboy pag nakahanda na yung hapunan, ha? Masok po ako. Ayaw kong kumain. Ate Teresa, tikman niyo na lang po itong suman kapag luto na. Gusto ko lang magpahinga. Huwag niyo akong gigisingin. Yan na po. Sige pa. Pintayin mo pa! Apa? Wala ka ng lakas! La. Kakarata tayo. Yan. Ay, doon dapat yan. Wag. Para may asin na yung suma natin, ha? Kilikili mo. Ay, wag. Toto. Mutot ka? Ay, hindi po. Ako, baka mga iba na yung lasa niyan, ha? Hindi po. Ako, baka parang itlog na. Ano yun? Wala po yun, Tatay Greggy. Anong wala? May narinig din kaya ako. Binabaksak lang si Ate Teresa. Dexter, may bago tayong plano. Ito na! Inabot na po ng 10,487 ang total. Yo! Wow! Kaya, tutuusin kasi. Kulang pa yan eh. Eh, palagay ko sa operasyon pa lang ni Ruben eh, abuti na ng 100,000 yun eh. Ay, naku. Apple, huwag tayo panghinaan ng loob. Ang ibig sabihin lang yan, eh dapat pa tayong magsumikap! Diba? Tama. Tsaka isang araw pa lang naman to eh. Bukas madadagdagan din to, diba? Oo. Bukas. Ito po, dito po sa tricycle. Ito bayan ko ha, sana. Laman po. Ate, ako na po muna. Hindi na, okay na. Kaya ko na to. Hindi pa. Ang bait na namang bata. Ali, ako na po. Tonton. Nanay? Anong sinabi ko sa'yo? Di ba, tigilan mo muna yung pagkakargador mo. Ang dapat mong inaato pag yung pag-aaral mo. Sorry po, nanay. At naman, di ba sinabi ko naman sa'yo, pag meron kang kailangan, sabi mo lang sa nanay, gagawa ko ng paraan. Nanay, di po kasi ito para sa akin. Para kanino? Para po kay Mang Ruben, kaklasik ko po yung apo niya, si Angel. Iyak po kasi ng iyak. Nakakaawa naman po, nanay. Gusto ko po siya tulungan. Ay, nako. Ikaw talaga. Alika nga rito. Sumasaka ng pawis. Good morning po, Ate Teresa. Good morning. Good morning, Ate Teresa. Yan po yung suma na ginawa namin ni Tati Greggy kahapon. Dadalhin ko po yun sa school. Sigurado po ako maraming bibilinan. Ang dami niyan. Bibit-bitin mo lahat yan. Kaya mo bang dalhin yan? Hindi na nga sinasabi ko dito eh. Eh maraming gustong itinda. Kasi po, pag marami po akong tinda, marami din po akong mabibenta. Marami pong pera para kay Mang Ruben. Sige, sabi mo eh. Ibaba mo na nga yan? Hala, hindi nga kaya. Iyahatid na kita. Baka mamaya,
ikaw na lang makakasakit dyan. Ako na muna. Bait talaga ni Mang Greggy. May pagkain doon sa mesa. Ikaw nang bahala, ha? Babay po, Ate Teresa. Bye, Ate Teresa. Magandang balita po ito. May magandang offer si Attorney Tire at ang Rosales Developer. Doble po ang ibabayad nila sa mga lupa ninyo. Pero isang linggo lang po ang promo na ito. Lalo na sa mga gustong tumulong kay Mang Ruben. Pero wala namang pera. Ito na po ang pagkakataon ninyo. Inuulit ko mga kabaryo, isang linggo lang po ang promo na ito. Oh, Kanor! Kumusta ang panunta? Nga, Paul. Matumal ho talaga eh. Huh? Pumunta na nga ako ng Santa Ursula para lang maubos yung paninda ko. Ito po. Ay, importante. Konti lang ang natira. Pwedeng baunin na lang natin yan. Oo. Kailangan makalakad na tayo, ha? Marami pa tayong ano, pangangalap na donasyon. Sige po. Eh, si Pedro? Ah, hindi na makakasama at nagpunta ng San Martin. Gawang makikigapas doon at kailangan ng pera para sa project ng anak. Alam mo, hanga ko dyan kay Pedro. Kahit na naghihikahos, hindi nag-aatubiling magbigay ng tulong. Oh. Magandang umaga, ho. Hoy, Esther! Hoy, Esther! Kamusta kayo? Oh, Esther! Hoy, kamusta? Mag-aagahan kayo ni Tonton? Ay, naku, Lolita, hindi. Salamat. Mang Apple, nandito po kami ngayon kasi si Tonton may sasabihin daw po sa inyo. Aba, ano yan? Ano yan, Tonton? Ito po! Kinita ko po sa pagkakargador sa palengke kahapon. Para po kay Mang Ruben. Oh! Ba-ba-ba! Bait na bata! Teka muna. Teka muna, teka muna. Nali, ha? Tonton. Ang gusto ko, ikaw mismo ang maghulog niyan dito para kay Mang Ruben. Ha? Sige, anak. Yan! Ayos, Tonton! Oh, sige, sige, sige. Okay. Ako, bait na bata! Oh! Salamat, Tonton, ha? Salamat, Tonton! Yan! Yan! Wow! Wow, grabe! Grabe, ang pogi mo na! Grabe! O, ayan, libre yan, ha? Sa maghulog ka lang sa akan siya kahit magkano para kay Mang Ruben. Ibigay ako. Para kay Mang Ruben. Salamat, ha? Salamat! Papalapit kayo. Sasagutin ka na nung nililigawan yun. Oo naman! Sana nga ako, mga apol, eh. Sige, libre ang gubet para kay Mang Ruben! Para kay Mang Ruben! Kayo. Ayos talaga itong gimmick mong to, ha? Po. O nakita mo naman, no? Dami na naguhulog doon dahil sa libreng gupit mo, ha? Oo naman, Mang Apple. Nagsara nga ako ng parlor para sumama sa inyo na makatulong man lang kahit konti. Ay, hindi ka ba natatakot mawala ng parokyano? Sus, tutubo rin ang mga buhok niyan. Puntahan lahat dito, mamaya wala nang pupunta sa parlor. Pero mabait lang talaga itong best friend ko. Love you, best friend. Love you too, best friend. Galing yan! Gupit! Para kay Mang Ruben! Dexter, kamusta? Ni-announce na ba sa buong barrio mo ulap ang promo natin? Yes, boss. Hintayin na lang natin yung resulta kung kakagat yung mga tao. Well, they have to. Hindi mo ba napapansin? Nagtutulungan ng mga tao rito. Itong pagkakasakit ni Mang Ruben, it has become a movement already. Inaalagaan nila ang isa't isa, nagtutulungan sila. And do you know what this means for us, Dexter? Hindi na nila tayo kailangan. Exactly. At dapat kailangan nila tayo. Pumunta tayo dito sa baryo maulap para iligtas sila. Remember? Yes, boss. Mawawalan ng saysaya lahat ng paghihirap nating pananabot tayo sa lugar na to. Do what you have to do. Ngayon din. Para mismo, boss. Good. Uy, si Atorny, oh! Excited ba? Uy, Atorny! 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 Pagpapit po muna kayo! Atorny! Tara na! Ayusin pa ako. Huwag po kayong mahiya! Atorny, magandang umaga. Naku, hindi na. Atorny, Pogi. Pwede na yan. Halika na. Mas lalo kitang papopogiin. Mahiling ka mukha na kita, Atorny. Hindi na. May gagawin din ako eh. Ikaw, Atorny Pogi, ha? Pag kayo nagpapatawag ng meeting dyan sa plaza, pumupunta kami. Ikaw kayo lang maimbitahan. Nagmamadali pa. Magkano na, Atorny? Halika na. Magaling yan si Sylvester. Naku, papopogiin ka. Don't worry, Atorny.
Kapag hindi nalalim mo, mga attorney, parang yung kay mga apoy. Oo, ito mag-alala. Ang the best platinum. Pwede ba tayo mag-usap? Oh, bakit? Mali na naman yung parada ko. Mukhang hindi naman. Nabalitaan ko yung promo nyo. Now what? Don't tell me mali na naman. Tinoble ko na nga yung presyo. Kinagamit yung sakit ni Mang Ruben para kumbinsin yung mga tao dito ibenta yung lupa nila. Mali yun. Excuse me, ginagamit? What are you talking about? Narinig ko yung anunsyo kanina. Nakugusto nila tumulong kay Mang Ruben at wala silang pera. Pwede nila benta yung lupa nila. Oo, anong masama doon? Exploitation ang tawag doon. Maawa ka sa matanda, may sakit na. Ginagamit mo pa? Exploitation? Philip, ang mabait ng mga tao dito. You know that. Kita mo naman, gusto nilang tumulong kay Mang Ruben, di ba? Mag-aambag-ambag sila, makatulong lang. Pero hindi nila magawa. Dala na rin ang kahirapan dito sa bari maula. So eto ko ngayon, gumagawa uli ng paraan para makatulong sila. Ang tawag doon, empowerment. Empowerment? Kukunin mo mga lupa nila? Bibilhin. There's a big difference, you know. Philip, hindi nagbenta si Mang Ruben ng lupa niya dahil kinumbinsi mo. Kahit na alam mo na yung pera makukuha niya sa pagbenta ng lupa niya, malaking bagay ang may tutulong sa kanya. So, eto ako ngayon. Gumawa uli ako ng paraan para makatulong. Ayaw mo na naman. May mali na naman. My God, maawa ka naman dun sa matanda, Philip. Ibang klase ka talaga. Kaya mong balaktutin lahat. Doktor ka, di ba? Ang iniisip mo dapat kung paano iligtas yung matanda. I'm doing my part. Can you do yours and just stay away from me? Oh, bilhin na kayo na itong suma na masarap! Uboy, para ba talaga ito sa Lolo na Angel? Oh, lahat o. Ibigay ko sa Lolo na Angel. Buti naisipan mo to, kawawa naman si Angel. Tignan mo, wala pa rin siya. Bakit daw siya wala? Hindi ko alam eh. Siguro, nagpapantayin sa lolo niya kasi yung nanay niya daw naglalakad ng papeles para daw sa tulong sa gobyerno. Mabili nga ako ng buboy. Kawawa naman si Angel. Dapat talaga magkaroon na sila ng pampagamot sa lolo niya. Kaya ituloy mo yan, buboy! Go, go, go! Yan. Uy, kulang ata yung pulbo, best friend. Kulang ba, best friend? Okay na, Tony. Finished! Ako, ang pogi talaga ni Atty. Ano masasabi niyo sa gupit ni Atty. Ay, ang pogi! Hintayin kita ko, Atty. Ang ganda! Yan, ready na kayo, Atty. Oo, bagay na bagay, Atty. Yan na, o. Yan. Pogi, di ba? Atty. Pogi. Ano? Pogi, di ba? Pogi, o. Kailangan talaga ng tulong ni Angel. Oh, kaya mga classmate, bilhin na kayo nitong suma ni pare ko eh. Tsaka iwin nyo na lang yung pangasukli. Kamuhin na lang sa lolo ni Angel. Buboy, wala akong pambili. Yan, dagdag ko na lang yan. Sige, salamat ah. Ako, hindi ako mahilig sa suman. Pero ito, tulong mo na lang sa lolo ni Angel. Uy, Buboy! Salamat ah. Paborito ko yan, pabili nga ako. Hapat sa akin. Sige. Kamirin, Buboy! Kamirin, Buboy! Kamirin, Buboy! Kamirin, Buboy! Ang dami nating pinta! Isa na! Ay! Dumadagsa sila, Buboy! Winner! Isa na! Diba? Ato, Pogi? Diba? Okay, oh, attorney, mula ngayon, kay Sylvester ka na magpapagupit, ha? Oo, oo. Malapit lang yung salon niya dito, ang pangalan Sylvester Salon. Yes! Oh. Ako, bigyan kita ng discount, attorney. Oh, galing, di ba? Ang galing. Ah, sige, salamat po. Muna na ako. Sige po. Ay, ito lang po, attorney. Oh. Kunting tulong po sana para kay Mang Ruben. Oo nga, attorney. Oo nga. Ayan na. Ay, naku. Ayan na. Talaga ni attorney. Oo no? Naman si attorney pa. Malaking attorney na po yan para kay Mang Ruben. Oo. Oh, alam nyo, mabait talaga si attorney, di ba, attorney? Kaso hindi ko malalagay lahat kasi may mga gastusin din ako eh. Oo,
ikaw naman, kahit magkano kaya mo. Oo, diba? Kahit magkano lang, pero sigurado ako ang mga kabaryo na malaki ang ibibigay ni attorney kasi malaki rin ang pagmamahal niya sa baryo natin. Yeah! Pusa nyo ba, no? Pinin din ako. Patagayin sa pusa, attorney! Yan na, yan na. Yan na. Wala nang laman to eh. Ito na lahat yung kinita ko. Ang dami. Sana makatulong sa lolo ni Angel. Oo naman. Oo nga. 30 pesos silang nabigay ko galing sa pagkargador. Ha? Nagkargador ka? Ang hirap nun ah. Oo naman. Mahirap. Pero gusto ko makatulong kay Angel. Eh, kahit maliit lang. Pero, sabi ni Mang Apple, maliit daw, kung malaki, makakatulong. Lalo na pagbukal sa puso. Akin yung perang yan. Dami, no? Sige, tulungan mo ako magbilang. Sige, sige. Alam mo ba kung bakit importante ang lupa ni Mang Ruben Textor? Dahil yung lupa niya pinakamalaki dito sa barrio Maulap, boss. Exactly. At kapag nagbenta na siya ng lupa niya, makisisipagsunuran ng mga katabi niya. Pati na rin yung mga katabi na katabi niya, makukuha natin ang mga lupa nila. Hanggang makuha na natin ang buong pari yung Maulap. Naiintindihan mo ba, Dexter? Yes, boss. Kailangan nating mapigilan ang pagkakaisa ng pari yung Maulap. Kapag nagbenta si Mang Ruben, titigil sa ginagawa nila sa mga apol. May pera na yung matanda, hindi na niya nakakailanganin ang tulong ng buong pari yung Maulap. At babalik na sila sa kanya-kanya nilang mga buhay. Iniisip pa sitwasyon at kahirapan nila sa baryo ito. Makukuha lang natin ang buong baryo Maulap kapag watak-watak na sila, Dexter. Okay, Dexter. Anong kailangan mangyari para magkawatak-watak ang baryo Maulap? Kailangan magbenta ng matanda. Exactly. Huwag kang mag-alala, boss. Alam ko na ang gagawin ko. Siguraduhin mo lang. Make me proud, Dexter. Yes, boss. Tonton! Gusto po ibigay si Buboy sa inyo. Ito po, nagbenta po ako ng suman. Para po kay Mang Ruben. Opo, pinaghirapan po nilang dalawa yan. Opo! Tamang-tama, dito mo ihulog oh. Buboy, ikaw na rin ang maghulog doon sa alkansya. Tama, sige. Ayan o. Ang dami kang kinita. Wala bang parang kay Kuya Boyo? Yeah! Oh, dito sakit na pala tayo! Sa bisikleta mo ka, no? Ito na pala tayo! Ito na pala tayo! Ito na pala tayo! Bumalik sa lupa! Magandang gabi po! Tulong po! Tulong po sa kababano naming mesa. Hindi ko sana kami ng tulong. Tulong po! Para po sa kababano naming mesa. Konting tulong lang po. Konting tulong lang po sa kababaryo namin. May sakit. Tulong po para sa mga kababaryo namin. Tantahan natin sila. Ang buhay natin sa mundo ay minsan komplikado. Maraming bagay ang walang sagot. Pero ngiti lang tayo dyan. Laro ng mga bata, tawanan na kay saya. Buksan lang ang mga tenga sa mga ibon na kumakanta. Ang mundo ay napakaganda. Isang ngiti lang sa kapwa, malaking nagagawa. Isang yakap lang luha at sakit.
nawawala, kapit kamay tayo't magtulungan. Harapin ang anumang pagsubok bukas at kailanman. Mananatili sa puso ang kabutihan. Buhay natin sa mundo ay minsan komplikado. Maraming bagay ang walang sagot. Pero huwag mag-alala, kahit ano pa ang problema, basta talaga natin ang isa't isa. Buksan lang ang mga mata sa laro ng mga bata. Tawanan na kay saya. Buksan lang ang mga tenga sa mga ibo na kumakanta. Ang mundo ay napakaganda. Isang ngiti lang sa kapwa laking nagagawa. Isang yakap lang luha at sakit nawawala. Kapit kamay tayo't magtulungan. Harapin lang anumang pagsubok bukas at kailanman. Mananatili sa puso ang kabutihan. La 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 la. Tulungan natin. Tulungan natin. Ayos to. Laki ng kinita natin ngayon para kay Ruben, no? Paano naman, napakaganda ng boses nitong si Kanor, oh. Kanor, Kanor, ingatan mo yung boses mo. Naku, dumaan ka sa bahay ko. Ay, bibigyan kita ng halamang gamot. Ah, alagaan ko yung boses mo. Naku, ito talaga si Mongolas, oh. Ang alagaan nyo, yung tagiliran nyo. Che! Ito naman ang pag-iskitahin nyo. Bigyan nyo sa amin yung pera nyo. Uy, bakit? Hold up to! Kasi mga kanyo! Maawa na kayo! Para sa isang mes, sakit ang pera nito! Nahimik ka! Uy! Dahiya ka naman sa mga mo! Nakarating sa usbo sa likod at nakakailangan yan! Uy, Puyong! Uy! Bigay nyo na lang! Hindi naman magkunin yan! Ginawa na si Ruben! Sa halip na kinukuha nyo yan, dapat nga naghuhulog pa kayo dyan eh! Bigay nyo na lang! Laban eh. Saka walang takot, boss. Pinutuwa ko na ng baril. Sinapakpa ako. Dapat siguro totoong baril ang gamitin namin sa susunod ng boss eh. Nababaliw ka naman. Ang sinabi ko, hold up lang, hindi homicide! Sino ba yung nabubog sa inyo? Narinig yung pangalan, boss. Tinawag nila, Pedro. Magandang umaga po. Esther! Gagitala ko na ho yung mga damit. Ay, ilagay mo lang dyan, Esther. Tsaka may dala ng pangulam. Ay, makakain na pala kayo. Sige lang. Ay, kumain na ba kayo? Kain tayo. Sige po, tapos na po. Tamang-tama. Tapos na ako kumain, Parikoy. Parikoy, ay mo ba nangyari kagabi? Munti ka na mo-hold up ang alkansya ni Mang Ruben. Ha? Oh, no! Ano? Muntik mo-hold up? Oo daw po, Mang Greggy. Inaran daw po sila Mang Apple ng mga lalaking nakamaskara. Tapos, tinutukan sila ng baril. Huh? Buti na lang po dumating si Pedro. Pinagtanggol sila. Nagtakbuhan po yung mga hold-upper. Si Pedro? Si Mang Pedro? Di ba po yun yung kausap niyo nung dati? Nung dumating po ako? Di po ba? Ang may dumi, umidumi. Si Mang Greggy, oh.
ayaw ipagsabihin na hindi niya pinangutang dati si Mang Pedro ng binhe. Pero bait ka na po ngayon. Chika na yun. Apang pala si Pedro, ha? At may malasakit sa ibang tao. Lalo kay Mang Ruben. Oo nga, boy. Ang tapang po ni Mang Pedro. Parang superhero. Kaya sa sinasabi ko, ayusin mo, ha? Yes, sir. I need this room. Yes, ma'am. Boss, nabalita mo na. Ano sa palagay mo? Pina-hold up mo si Lamang Apple? Pinatutukan mo pa ng barel? Boss, hindi naman matutukan yung barel eh. Pay ko yung mga yun. I don't care, Dexter! Kung nahuli ang mga tauhan mo, tinuro ka, pati ako. Lahat ng pinagpagura natin dito sa lugar na to, masasayang. Pero boss, iniisip ko lang naman ho kung ano yung gagawin niyo sa mga sitwasyong ganito. I don't work that way, Dexter! Hindi ako ganyan kaslapi magtrabaho. Kung nahuli ang mga tao mo, pwede tayong ma-disbar and we can lose our license. Pwede tayong hindi na makapag-practice ng law. Yun ba yung gusto mo? Kasi kung yun ang gusto mo, my God, wag mo ko idamay. I'm sorry po, boss. Just get out. Get out. Hate your bangs. Grabe ka, Pedro. Nakaka-inlove ka naman. Kapag maghiwalay kayo ng asawa mo, sabihan mo ako, ha? Ito talaga si Bester. Talaga si Bester, oh. Pagteka muna, Pedro. Ikaw ba, naunawaan naman ng asawa mo? Eh, ang totoo niyan, nung pauwi ako kagabi, hindi ko nga alam kung tama talaga yung nagawa ko, eh. Nung makita ako yung tingin sa akin ng mga anak ko, nung nakita ako yung paghanga nila sa akin, ewan ko ba? Ang laki nung pagkukulang ko sa mga anak ko, eh. Pero kahit papaano, kagabi, napunang ko yung pagkukulang ko na yun sa kanila eh. Naparamdam ko sa kanila na tatay ako. Na kaya ko silang protektahan. Ligtas sila dahil sa akin. Superhero ako. Mabuhay! Good news ako sa inyo. Nakausap ko yung kaibigan kong Sir John. Siya doon mag-o-offer sa tatay niyo. Makakakuha tayong malaking discount. Salamat po, Dr. Philip. Sa mga Apple na kanina, nandito sila. Binigay po nila yung pera na nakaalap nila para kay tatay. At si Kapitan Doming naman, yung cheque na galing daw kay Mayor, binigay niya kagabi. Mabuti naman. Dok, ang problema mo talaga, kulang talaga yun eh. Kasi po, napalaki mo gastusin ni tatay. Alam ko, pero lahat naman tayo nagtutulong to. Hindi kayo nag-iisa rito. Paano kung kailangan na nila yung tulong, Philip? Hanggang kailan maghihintay si Mang Rabel? Pag-usap nga tayo. Pipilit mo talaga yung gusto mo, no? What? Nagpunta ako dito para dumalo kay Mang Ruben. Concerned naman din ako sa kanya, no? As I see it, Philip, ikaw ang pipilit sa gusto mo. Alam mo kung anong sagot sa problema ni Mang Ruben. Hindi ka naaawa? Teresa. Bye! Bye! Dok Maylene! Kay tatay nyo. Tumawag kayo tulong! Everyone.
pressure niya? Doc, 80 over 60. May heartbeat na siya, Doc Philip. Pero kailangan nating ilipat ng ospital si Tatay Ruben. Lala, nandito lang kami. Hindi namin kayo papabayaan. Hello, boss. Text her. Tawagan mo si Frida. And tell her to call up Dr. Morales of Cortezano Medical Center, okay? Okay, boss. Pero bakit to? Sinong ma-hospital? May sakit ka, boss? Wala. Si Mang Ruben ang dadalhin doon. Hindi ako. Ano ka ba? Si Mang Ruben? Papadala natin doon? Eh, mahal doon, boss. Ay, papagamot natin siya? No. Ipapagamot siya ng mga anak niya. Ha? Saan mo sila kukuha ng pera? Sa pagbebenta nila ng lupa nila. Magbebenta na sila ng lupa, boss? Yes. Pero hindi pa nila alam. Sandali, boss. Paano mo nalaman na Please try to keep up. Tala sa mga yung pag-iisip mo. Magbebenta sila ng lupa nila dahil sisiguraduhin ko magbebenta sila. Naiintindihan mo ba ako? Okay, boss. Okay. Anytime today, dadalhin yung matanda sa Manila. Tell Frida to make the necessary arrangements, okay? Ayun din. Ora mismo. Yes, boss. Yes, boss. Marami na akong komplikasyon ang idinulot ng emphysema. Tinamaan ang puso ni Mang Ruben. Sige, pumauna muna po ako. Pag-ibigin, yung kaibigan niyo po, baka naman po pwedeng operahan muna si tatay. Alam mo, Gina, maluba na lagay ng tatay niyo ngayon. Hindi na simpleng operasyon ang kailangan niya. Kinalulungkot ko sabihin sa inyo na hindi kaya nito ospital na to. Kailangan ma-monitor siya before and after ng operation. Kailangan natin ng modernong pasilidad. Paano yun, Dok? Rose. Ang gusto mong sabihin ni Dok Philip sa inyo, wala kasing ganyang ospital dito sa buong probinsya. Kakailangan ninyo talagang dalhin si Mang Ruben sa Manila. Pwede ko kayong tulungan kung gusto ninyo. May mga doktor akong kakilala sa Cortezano Medical Center. Pero, attorney, hindi mo namin kakayanin yung gastos doon. Gaya nga ng sinabi ni Doc Philip. Nagtutulungan naman ang buong bayan para sa inyo. Paalam nyo naman, baka sakali. Hayaan nyo akong tumulong. Ito ang check-in. 30,000 pesos. Sana makatulong. Arnie, ang laki ng halaga po nito. Huwag niyo isipin niya. Ang importante, gumaling ang tatay ninyo, hindi ba? Paghanda na kayong dalhin si tatay sa Manila, sabihan niyo lang ako para magawan ko lahat ng paraan, ha? Aayusin ko. Sa opisina lang ako. Maraming salamat po, Tor. Bakit mo ako dinala dito? Oo, yung lolo ni Angel, si Mang Ruben, kawawa naman sila. Wala pa rin sila pera papagamot. Oo nga eh, kawawa naman si Angel. Starla, tulungan natin sila. Sige, Buboy, hilingin mo na. Sana magkaroon ng maraming pera si Mang Ruben para mapagamot na siya. Okay, ano man ang hiling, aking tutuparin. Ang iyong nasa loob, ipagkakaloob. Ngayon din, now na! Dok Philip, maraming salamat po ah. Sa lahat ng mga tuloy. Ingat kayo. Sige po. Thank you.
natin? Hindi ko alam, Buboy. Hindi pa ako minang eh. Bakit kaya? Pwedeng hindi pa talaga natutupad yung wish. Kaya... bad wish yung hiling natin? Hindi pwede yun, Starla. Hindi pwedeng bad wish yung hiling natin. Gusto lang naman natin makatulong sa lolo ni... Buboy! Natupad na! At isang good wish yun, Starla! Yes! Ginabi ka ng uwi. Gusto mo ipaghahay na kita? Gusto ko. Nabalitaan ko na pinili mo na daw ang lupa ni Mang Ruben. Yun ang pinakamalaking lupang sakahan dito. Siguro natuwa sa'yo, boss mo. Sige. Congratulations, ha. Bakit niya ako kinongratulate? Sabi ni Dexter, tutol kayo na magbenta ang mga tao ng lupa sa amin dito. Dahil sa tingin ko mababa ang turing ng Rosales. Kapag nabili na nila mga lupa dito, mawawala ng mga nakatira dito. Papatagi din ang mga bundok at mga lupang sakahan. Kabubura ang baryo maulat. So bakit yung ako kinakulatulate? Sigurado naman akong hindi niyo gusto na nabili ko yung lupa ni Mang Ruben. Siguro nga hindi ko gusto. Pero alam ko rin kung gaano kahalaga ito sa'yo. Kaya hindi mo maiwasan maging masaya ako. Dahil anak kita, Teresa. Kung may tagumpay ka, masaya ako. Inaantok na ako. Kumusta? Maganda ka lang, Kontak Philip! Ang dami niyo, ha? Kontak Philip, tagumpay po raw ang operasyon ni Mang Ruben, ha? Oo, balita ko nga eh. Totoo ho bang kayong nagpayo kay Gina na ibenta yung lupa? Walang ibang paraan eh. Kailangan niya mabuhay. Ano ba? Magpapatingin kayo? Tara, naku, pasok tayo. Naku, hindi ho, Doc Philip. Inantay lang po namin si Atty. Terry. Pagbibenta na rin ho kami ng lupa. Sayang yung dobi presyo. Ayun na si Atty. Tara, tara. Tara. Magandang umaga po, Atty. Good morning. Parang napakaganda ng araw natin ngayon, ah. Opo, Atty. Opo, magbibenta na rin po kami ng lupa. Ah, maganda nga. Bakit hindi tayo sa opisina mag-usap? Halika po. Ayun na naman si Lisa, Lisa, oh. Nagkakamot na naman. Dapat din na yung pinapapasok dito eh. Baka mamaya makahawa pa yun ng kuto niya. Nahawa lang naman na nakalaro ko. Nahawa? Pakialam namin, nahawa ka. Papakilala ko pala sa inyo, ang reyna ng mga kuto. Ang salbahe naman ng mga batang yun. Alam mo ba, Lisa? Makita pa lang kita, nangangati na ako sa iyo. Oy! Huwag niyo nga awayin si Lisa! Bakit? Oo nga no. Wala naman siyang ginagawa sa inyo eh. Hawaan kaya kayo, mga pakilabero? Lisa! 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 Tama na nga yan! Lisa! 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 Kawawa naman si Lisa. Kailangan may gawin tayo. Oo nga, Buboy. Kawawa naman siya. Kahit may Lisa siya, di dapat siya inaaway. Bad yun eh. Tulungan natin. Lisa! 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 Dali, Buboy. Umiling ka na. Para di naaway ng mga batang yun si Lisa. Sige, Starla. Sana mawala na yung mga Lisa ni Lisa. Para hindi na siya away ng mga kaklase niya. Ano man ang hiling, aking tutuparin. Ang iyong nasa loob, ipagkakaloob. Ngayon din, now na! Lisa! Lisa! Anong iniiyak-iyak mo dyan? Imbis na umiyak ka, maligo ka. Ay, sobra na ka! Sobra na kaya!
dapat yung mga lisa. Buti na nawala na yung mga lisa ko eh. Tinda ka pala, no? Ang galing talaga ng ginawa mo, Starla. Siguradong hindi na nila awayin si Lisa. Wow! Nakatupad na naman tayo ng Goodies, Buboy! Oo nga, Starla! Yay! Yes! Maraming salamat, ho. Opo. Maraming salamat. Ate, salamat po. Iyan sa mag-uwi. Maraming salamat, bro. Philip, gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Para saan? Dahil sa'yo, nagdagsaan ang mga nagbibenta ng lupa sa akin. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Tumatanaw lang ako ng utang na loob, Philip. Ina-acknowledge ko lang. Kasi mo hindi dahil sa'yo, hindi naman maliliwanagan ang mga isip nila dito eh. Ngayon, klaro sa kanila, magbenta sila ng lupa, gagaang ang buhay nila dito sa baryo maulap, mababawasan yung problema nila. Sa kaso ni Mang Ruben, nailigtas pa yung buhay niya. Diba? Grabe, inisip ko. Ginawa ko na lahat para magbenta sila ng lupa nila, pero walang nangyari. Ikaw lang pala yung kailangan ko. Thank you. Very much. Siya. Kamusta ka na, Lutis? Wala ka na makalaro dito. Wala ka para makalaro ko. Hi, Tonton. Sa akin yung alitap-tap mo. Ano? Asan yung bote ko dito? Ituturo ko sa'yo, pero ibibigay mo sa akin yung baon mo ng isang linggo. Sampahe ka talaga, J-Poy! Kung gusto mo pang makitang buhay yung alitap-tap mo, sumunod ka na lang sa akin, okay? Huwag mo sasaktan si Starla, J-Poy! Starla? May pangalan pa pala yung alitap-tap mo, ah. Mahal mo talaga siya.
Kaibigan mo pa talaga siya, ha? Oo, Jipoy. Kaya, huwag mong sasaktan si Starla. Ibalik mo na siya, please! Ibig sabihin, pag pinisakto siya, malulungkot ka talaga. Tama ba ako, Buboy? Huwag mong gagawin yan, Jipoy. Kaya sumunod ka na lang sa akin. Ibibigay mo sa akin yung baon mo ng isang buwan. Teka, kanino isang linggo lang? Bago ko pa malaman na may pangalan niyang Alitaptap mo, bukas na magsisimula yung bayaran, ha? Liwanag! Bukas, ha? Kalimutan yun. Hindi pwede to. Hindi pwede mapahamak si Starla. Sobrang talaga si Jepoy. Susumbong ko na talaga siya! Buboy! Kung bakit, Jepoy? Nagbago na bang isip mo? Isusuli mo na ba sa akin si Starla? May nakalimutan akong sabihin sa'yo. Huwag na huwag kang magsusumbong. Dapat walang makakaalam na ibang tao tungkol dito. Hindi si Mang Greggy, hindi si Atty. Tere, at lalong-lalong hindi yung tropa mo si Tonton. Dahil pag may nakaalam na ibang tao dito, pisak si Starla. Maliwanag! Binhi, tsaka hindi mo ko kailangan bayaran. Bigay ko na lang sa'yo. Para na rin sa pamilya mo at sa mga anak mo. Sigurado kayo? Sana makapagpatubo ka, Pedro. Mang Greggy! Maraming salamat, oh! Bilib talaga ako sa'yo, boss. Siguradong madami pang magsusunurang magbenta. Napakagaling mo talaga. Dexter, pag may nakita kang opportunity, just grab it. Alam mo, yun naman talaga ang ginagawa ko eh. Wala lang talaga ako makita ng opportunity. Of course, there's always an opportunity. Ang problema, hindi mo lang alam kung paano mag-recognize. Yun ang aralin mo. Paano mo masusungga ba nang hindi mo nakikita? Kailangan makahanap ako ng katulad nun. Hindi. Baka malaman ni Tatay Greggy na nawawala si Starla. Baka kung ano mangyayari kay Starla. Starla. Assignment? Diba sabi ko sa'yo, tutulong ka lang dito kapag wala kang ginagawa sa school. Opo, Uncle. O sige, mamaya, bibigyan kita ng baon mo, ha? Naku, huli pala kita nabigyan nung isang linggo pa. Huwag niyo na po akong intindihin. Ipangdagdag niyo na lang po sa gatas ni Rambo. O paano ka kakain sa school, Aber? May pera po ako, okay lang po ako. Paano? Jepoy, saan mo kinuha? Basta po, nagtipid po ako. Okay, sabi mo eh. Boy, sabi mo nga sa akin, may problema ka ba? Sabi mo sa akin at matulungan kita. Huwag na huwag ka magsusumbong. Dapat walang makakaalam na ibang tao tungkol dito. Dahil pag may makaalam na ibang tao dito, isak si Starla. Wala po, Tatay Greggy. Eh, parang matamlay ka.
Dati, pinipigilan kita sa pagkain dahil parang may impacho ka na ngayon. Tignan mo, alas wala ka nagalaw dyan sinapay. Wala lang po akong gana, Tatay Greggy. Tsaka, busog pa po ako. Bakit si Starla? Para matamlay din. Po? At tignan mo, dati umiilaw yan eh. Sanay akong makita ang lumilipad siya dyan. Naglalaro sa abote niya. Baka tulog lang po siya, Tatay Greggy. Baka patay na yan, ha? Hindi po patay si Starla. Buhay po siya, Tatay Greggy. Kain na po tayo. Sige, kumain ka na. See you tomorrow. See you, ma'am. Don't be late. Yes, po. Philip! Kumusta? Ayos lang. Ay nga pala, marami na nga pala nagsipagsunuran kay mga roommates sa pagbebenta nila ng lupa. I'm sure you know. Hindi pa pa sapat na panalo ka. Talagang papamukha mo pa sa akin, ha? Panalo? Bakit nagko-contest pa tayo? Hindi ko nasasagutin yung tanong mo dahil lahat naman sinasabi ko, binabaloktot mo. Alam mo, Philip, bakit kasi kailangan may manalo at may matalo? Hindi pa pwede para tayong panalo? Paano? Join me. Huwag mo kasi ako kontrahin. Suportahan mo ako kung paano sinuportahan mo rin ako nung magbenta si Mang Ruben ng lupa sa akin. Alam mo, tinulong ko yung magkapatid benta yung lupa na yun dahil kailangan mabuhay ni Mang Ruben. Hindi naman ibig sabihin nun, sinusuportahan kita. Exactly. That's what I'm telling you. Tinulungan mo sila and as a result, natulungan mo rin ako. O di ba ang saya? Panalo tayong lahat. Ay, magaya na sinabi ko, lahat na sinasabi ko, binabaloktot mo. Dapat hindi na ako nakipag-usap sa'yo. Starla, please. Di magbabago habang buhay. Starla, sana makuwi ka na. Sana magkita ka na. Sana mabili ka na, please. O, di ba, Astro? Ikaw talaga, Nova. Huwag ka na nga makulit. Baka patuting na si Lola ka. Okay, yun. Starla? Astro, bakit? Lola Tala, narinig ko po isang bat ng lalaki hinihiling na bumalik na sa kanya si Starla. Sigurado ka, Astro, tungkol kay Starla yung hiling ng bata? Opo, Lola Tala, nawawala po si Starla. Hinahanap po siya ng bat ng lalaki. Miss na miss niya na po si Starla. Malungkot po siya. Starla? Ako ang iyong bituin.